Welcome back to my channel, guys, at welcome din sa ating panibagong episode. Today's video, wall dive tayo. Finally, magagamit na rin natin itong ating Andre 120cm carbon spear gun. Napanalunan ko pala itong spear gun na to, guys, way back 2018 sa isang spearfishing competition held at Cebu nga Cebu. Pinalad naman, tayo ang nag-top at eto yung prize. Kaya anong pinghinihintay natin? Let's do this! It's 3:51 PM, set na natin to sa free dive para makapagsimula na tayo. Magandang spot to, guys, kung saan tayo bumaba, tingnan nyo. Nasa gabaywang lang tayo ng tubig, pero pag abante mo konti sa unahan, deep drop na. Sa mga bago pa sa channel ko, please subscribe para palagi kayo updated sa mga bagong videos na ating ilalabas. First drop natin, dito lang muna tayo sa mga babaw kasi may nakita akong mga ilang jack dun sa baba. Andito nga sila, pero may malaking school na dun sa unahan kaya di na tayo didiretso para hindi sila may istorbo, and let's just enjoy the show. Shoutout nga pala kay Sir John Mark Martinez, Kiv's Adventure, Rafi Bantilan, Rolito Mangale, Max K. Gregorio at kay Sir Cyrex per Fishing Channel. Maraming salamat po. Ang dami nila, guys. Easy target na sana, pero pass tayo dyan. Kaya let's go back to the surface. Sa dive na to, guys, mabanti tayo sa unahan, malayo sa spot kung saan natin nakita yung school of Bigay Trivalis or Jackfish. Good spot din to, kaya dito tayo bumaba. Pero nang pagdungaw ko sa ilalim, isang school na naman ng Bigay Trivalis ang ating nakita. Hindi na tayo didiretso para hindi yan maistorbo. Dito tayo bumaba, guys, sa isang favorite spot natin. Finally, binigyan tayo ng blessing dito. And this is our first fish of the day. Di na tayo dumiretso sa unahan, guys, kung saan talaga tayo bumababa kasi may nakita ko mga ilang Bigay Trivalis na andun. Fish ko na lang natin at antayin na silang lalapit. Buti na lang, napalingon pa ako dito sa gilid ng crack. Pagtingin ko sa baba, may Bigay Trivalis na nagpakita. At nag-iisa lang, kaya let's take this. Napatingin pa konti sa taas, kaya ang ganda ng angle natin. Took the shot, and it's a stone one. At di ko napansin, may isang grouper pala nandun pa sa baba. Well, balikan natin yan mamaya. Wala akong alam sa spear na to, guys. Sa aiming, sa sight, kasi hindi talaga akong gumagamit ito. Yung kapatid ko. Pero look at that. Ang ganda ng tama natin, guys. Accuracy matters. From now on, eto na yung gagamitin natin sa mga wall dives. Kaysa naman, magkalikabok lang to sa bahay. Tanggalan natin yan ng hangin para di na yan makalutang. At dito lang muna natin yung ilagay para makapang spear pa tayo. Sa dive na to, binigyan na naman tayo ng pangalawang blessing, and this is our second fish of the day. On our way down, sinalubong tayo ng malaking parrot fish. Ayan, pero pass tayo dyan. Pagkalapag natin, guys, may nakita akong isang coral trout or lapu-lapu na andun. Mga a kilo or two, good size na rin, pero pumasok sa butas. Kaya hanap lang muna tayo ng ibang target pa dito.
this moment guys, may nakita ko mga ilang BI Jovalis na nandun sa gilid ng crack. Lalapitan ko na sana, buti na lang, nag-final check ako dito sa butas ng Lapu-Lapu. Pagtingin ko, may lumabas nga at mas malaki pa. Kaya target lock, didiretsoy na natin to. Let's go! Buti na lang huminto at tiningnan pa tayo guys. Kaya took the shot and there it is. Hindi na makatakbo or makapasok sa butas guys. Kasi sumabit konti yung bungee natin. Ang dali lang naman tanggalin. Pero no fish or gears worth your life. Balik tayo sa surface, safety first palagi. Kahit aabutin pa tayo ng ilang oras dito, ang importante, safety tayo. Halos umabot din ng kalahating oras ang surface interval natin dito. Pagkatapos natin makapagpahinga ng maayos at comfortable na tayo mag-dive, i-recover na natin yun. Ito yung kagandahan pag matitingkad na kulay ang gamit natin sa line guys. Madali mong makita, matutumbok mo agad kung nasa yung isda. Hindi ka na mahirapan maghanap pa. Ayan na yung isda natin guys, may lumapit pa na isang Lapu-Lapu. Yun siguro yung nakita natin kanina. Konting sabit lang talaga to guys. Ito lang yung tatanggalin natin and it's free to go. May kalaliman din kung saan natin ni-recover yung isda guys. It's 29.5 meters. Our second fish of the day, isang malaking high fin coral trout or Lapu-Lapu. Lagay lang muna natin yan dyan kasama ng unang huli natin. May liwanag pa naman guys, kaya nag-dive tayo ulit kung saan natin nakuha yung Big Eye Trevally kanina. Baka may magpakita pa ulit dito. Dumiretso na tayo sa baba guys kasi may nakita nga tayong mga ilang Big Eye Trevallys dito. Let's just take our time, antayin na umikot para makatira tayo ng maayos. Pero eto talaga yung kumuha natin dyan ko, isang White and Trevally, chase target na agad. Third and last fish of the day, isang White Tang Trevally. Nakatatlong isda din tayo sa dive na to guys. This is enough, madilim na rin, kaya let's go home. Sa dive natin na to, afternoon session naman tayo, it's 3:03 PM at dito tayo sa kabilang spot. Gamit natin ang ating Hammerhead Evolution Carbon 130cm at double flopper shaft. May isang maying isda na nakahuli dito kahapon ng tangige kaya dito tayo magdadive. Let's do this! Rubbers loaded and ready at eto agad yung bumungad sa atin pagdating sa spot. Nagkukumpulang bait fish, mga big mouth mackerel or Indian mackerel. Anduhaw pala kung tawagin sa amin. Ito yung madalas sinahunt ng mga pelagics kaya abangan natin sila dito. Sa dive na to, bumaba tayo sa drop off ng ledge at di pa nga tayo nakalapag. Pagtingin ko sa taas, may dalawang king mackerel or tangige na nagpakita kaya lapitan natin. Ia-attract ko na sana yung nasa unahan para lumapit pero nung pagtingin ko sa kanan, may mas malaking tangige pa pala dito kaya chase target tayo.
lumapit within a range at took the shot. Nakita ko yung double swapper na nag-engage kaya at peace na yung mind natin. Pangalawang isda pala natin tong king mackerel, guys. Unfortunately, hindi ko nakunan yung gira natin sa Bluefin Tree Valley. Pero goods lang yan. Selective hunting at sustainable fishing practice for future generations to come. Kaya this is enough and let's go home. And that's it for this episode, guys. Thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo at may natutunan. See you soon in my next episode. Stay tuned for more videos. Stay safe. God bless. Cheers.